Magsitayo na po nga. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo ay tinawag niya upang lalong pagpalain, lalong makita ang kanyang paggabay at biyaya. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinalalakas mo ang loob ng mga nananalig. Niloob mong magkaroon ng katangi-tanging kakayahan ang obispong si San Juan Crisostomo sa paglalahad sa iyong salita at sa pagtitiis ng mga pasakit. Buhat sa mga ayaw tumanggap sa iyong aral, ipagaloob mong kami natuto sa kanyang pinagmalasakitang ilahad ay mapalakas ng halimbawa ng kanyang pagpapaumanhing di mabubuwag. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya ang pagsumakitan na ninyo ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyong nagtatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo. At pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya,
kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una nang pinagharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasakasama ang mga taong gumagawa ninyo. Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat na ito, galit, puot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubadan ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito at nagbihis ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumilikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala ng pagkakaibang Grego at ang Hudyo, ang tuli at dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at Siya'y suma sa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Pupurihin ko at pasasalamatan ng Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang puon at karapat-tapak na Siya'y purihin. Ang kadakilaan Niya ay mahirap nating unawain. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpumpuring lahat sa iyo o puon ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ang ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinaunlakan. Dakila mong gaway upang matalastas ang lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghihirap mo. Ang paghihirap mo ay sadyang walang hanggang, hindi nagbabago. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinaunlakan. Magsitayo na po. Magalak kayo't magdiwa, malaki ang nakalaang, gantimpala ninyong tanan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon,
sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuotan, ipinagtatabuyan, at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan, sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom, sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis, sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Hesus Nazareno. Sa araw na ito ay pinagdiriwang din natin ang kapistahan ni San Juan Crisostomo, isa sa mga pantas ng simbahan at tinagurian siyang may ginintuang dila sapagkat siya'y kilala sa pangangaral at kanyang natatalastas ang mabuting balita at naipapahayag ito sa pagkakataong mas kauna-unawa sa mga tao at marami ang nabago ang buhay sa kanyang pangangaral sapagkat tinulungan niya ang mga taong lalong makita ang mundo sa perspektibo ng Diyos. Lalong tinulungan niya ang mga taong makita ang kayamanan ng Diyos, hindi ang kayamanan lang ng mundo. Kaya't hilingin natin kay San Juan Crisostomo na ang ating pananampalataya, tulungan tayong makita ang mundo sa tamang perspektibo. Naalala ko po tuloy ang aking dating spiritual director na lagi niya akong hinahamon sa isang linggo po, ako po ay magdadalawamputlimang taong pari at nung ako po ay bago maordinahan, lagi niyang sinasabi sa akin na paminsan-minsan ibahin ko yung aking paningin kahit sa physical na antas sa buhay. Kaya sinasabi niya sa akin, paminsan-minsan, aalis ka sa parokya. Pinipilit niya ako, dapat meron kang day off. Dapat meron kang panahong manahimik. Kung hindi mo kayang laging mag-retreat, mag-silencing ka man lang, o pumunta ka sa ibang lugar. Kasi sabi niya, yung literal na pagpunta mo sa ibang lugar, makatutulong sa iyong pananaw sa buhay. Kaya minsan punta ka sa bundok kasi pag nakita mo nasanay ka, lalo na tayo sa siyudad na ang daming harang sa paningin dahil sa mga gusali, pag nandun ka sa bundok makikita mo ang mas malawak na pananaw. Nakakatulong ito sa pangunawa din sa buhay. Pumunta ka sa may dagat, no? Hindi ka naman kailangan lumayo, pumunta ka diyan sa may Rojas Boulevard, no?
makita mo yung Manila Bay, huwag ka na lang munang aamoy. Pero pag nakita mo yung ibang pananaw, ibang paningin, nakakatulong din po yun. Lalo na kung sanay ka sa masikip na lugar, minsan di na natin nakikita ang mga tala dahil panay polusyon, panay mga gusali na. Subukan natin yun sapagkat dun mas lalo natin nakikita ang presensya ng Diyos. Kaya ugaliin din natin yun. Hindi naman ganun kagastos. Lalabas ka lang o mag-iba ka lang ng lugar. At bilang pari, sinisikap ko din po yun. Hindi lang sa mga pampisikal na antas, kundi maging sa sitwasyon sa buhay. Mahirap lang pong gawin dito sa Quiapo. Pero nung ako po ay nasa ibang simbahan, nagsisimba rin ako kung saan ako nakadestino. Dito kasi, dahil kilala siguro ako, pag umupo ako dyan, kahit nagsisimba ako, eh maraming nakakapansin. Kaya sa ibang simbahan no ako nagsisimba. Umuupo din ako dyan. Gusto ko maranasan, ano bang nararamdaman na nagsisimba? Doon ko naranasan na ganun pala pag mahaba mag-sermon yung pare. No? Nararanasan ko rin mainip. No? Ganun pala pag hindi maganda yung sound system. Ganun pala pag mainit. Kaya pala pag nakikita ko yung iba ng itsura nyo, naalala ko yun kasi iba pala pag ikaw ang nakaupo dyan. Siguro kung mararanasan nyo rin, no, paano nakatayo dito, mauunawaan nyo rin kaming mga pare. Ganun pala ang pakiramdam pag tinutulugan ka ng mga tao. No? Ganun pala ang pakiramdam pag nakikita mo yung tao habang nangangaral ka. Tulala, nakatingin lang sa taas. No? Iba, pag iniiba rin natin yung ating pananaw. Kaya sabi rin po nung matandang pare sa akin, ugaliin mong sasakay ka ng tricycle, sasakay ka ng jeep, kahit anong mangyari. Kasi doon mo mas nauunawaan ano yung kalalagayan. Maglakad ka kung kinakailangan sa ilalim ng araw. Huwag kang masanay sa loob lang ng kumbento. Kasi pag narakita mo ang kakaibang mundo, mas lumalawak ang iyong paningin. Bakit ko po ito nababahagi, mga kapatid? Sapagkat ito yung gustong ipahiwatig sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno sa Ebanghelyo. Aminin natin, tuwing naririnig natin ang Ebanghelyong to, parang bumabaliktad yung mundo natin. Sapagkat aminin natin, hindi ito yung nakagisnan nating inaasahan nating maging dahilan ng pagiging mapalad o masaya. Mapalad ang dukha. Aminin natin, sa mata ng mundo, mapalad ang mayaman. At natitiyak ko sa mga sandaling ito, ilan sa atin dito nagdadasal na yumaman, na guminhawa, magkapera, umangat sa buhay. Mapalad ang mga nagugutom. Ang mga tumatangis. Mapalad ang mga kinapupuotan. Aminin natin, hindi ito yung nakagisnan natin. Hindi ito yung inaasahan natin. Pero mga kapatid, hindi ito lang ang nais tukuyin ni Jesus Nazareno. Ang bigyan pansin natin, yung bunga. Mapalad ang mga dukha sapagkat ang Diyos ang magahari sa inyo. Ang gustong tukuyin dito ni Jesus Nazareno, mapalad ang mga pinagaharian ng Diyos. Mapalad ang mga nagugutom, kayo'y bubusugin. Mapalad ang mga bubusugin ng Diyos. Ang gustong ipahiwatig lang dito ni Jesus Nazareno, hindi yung sitwasyon ang magdidikta ng buhay mo. Kasi
Sa buhay natin, madalas ang bukang bibig natin, kung mayaman lang ako eh, masaya ako. Di lang minsan may lalapit sa akin, Father, kung mayaman lang ako, magsiserve ako buong araw sa simbahan. Hindi na ako kailangan magtrabaho kasi mayaman na ako, kaya magsiserve ako sa simbahan. Kung mayaman na ako, Father, ako na ang sasagot sa lahat dito ng gastusin mo. Kung wala lang akong problema, magbo-volunteer ako dyan sa pagtulong sa may hirap. Di lang minsan natin dinadahilan ng sitwasyon para sabihin, maiiba sana ang takbo ng buhay ko. Kung Amerikano lang ako, Father, matangkad ako, may kumpiyansa ako sa buhay, mas magiging masaya ako. Lagi nating ibinabatay ang kasiyahan sa sitwasyon. Kung hindi lang ako ulila, Father, hindi sana ganito ang buhay ko. Ito ang gustong ipahiwatig ni Jesus sa Sereno. Hindi tayo alipin ng sitwasyon. Hindi nadidiktayan kung mayaman o mahirap ka. Ang tanong, hinahayaan mo bang pagharian ka ng Diyos? Hindi yan dinidikta kung gutom ka o busog ka. Ang tanong, nakasalalay ka ba sa Diyos? Kaya huwag tayong pakaalipin sa mga sitwasyon natin sa buhay, sapagkat hindi yan ang magdidikta ng direksyon natin sa buhay. Ang magdidikta, ang maggagabay sa direksyon natin sa buhay ay ang Diyos. Ang siyang tutulong sa atin sa pagtahak sa landas ng buhay, hindi ang mga sirkumstansya sa buhay, kundi ang pananalig natin sa Diyos. Yon ang tunay na mapalad. Kaya siguro hanggang ngayon hindi ka masaya, inaantay mo. Inaantay mong manalo sa loto, inaantay mong maibang estado mo sa buhay. May inaantay kang pananaw. Pero subukan mong ibahin yung pananaw mo. Gamitin natin ang pananampalataya natin. Katulad ng sinabi ni San Pablo sa unang pagbasa, ang saliksikin mo, yung nasa taas, ang pagsumikapan mo, yung pananaw ng Diyos, hindi ang pananaw ng mundo. At makikita mo, nandun pala ang tunay na kaligayahan. Hindi pala inaantay. Nandiyan na pala kung kasama mo ang Diyos. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, ito yung ipagdasal natin. Tulungan tayo ni Jesus sa Sereno, maiba ang pananaw sa mundo. Sana sa tuwing nakikita natin si Jesus sa Sereno, sa mata ng mundo, kaawa-awa siya. Sawimpalad siya, talunan siya. Pero lahat tayo naman dito naniniwala pag nakita natin siya, hindi siya kaawa-awa, hindi siya talunan, hindi siya malas, bagkus, siya'y larawan ng tagumpay at biyaya. Sapagkat pag tumingin tayo sa kanya, hindi panukat ng mundo ang ginagamit natin, kung hindi pananaw ng pananampalataya. Ganon din sana tayo sa buhay. Gamitin natin ang pananaw ng pananampalataya, ang paningin ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, mayaman man o mahirap, lahat tayo isama-samang tinatawag ng Diyos bilang kanyang mga anak ng kaharian. Manalangin tayo sa Ama ng may tunay na puso at ating sabihin, Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami.
Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang simbahang dumaranas ng pag-uusig, naway patuloy na kumapit sa pananampalataya at ipunin ang lahat sa pagkakaisa. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga dukha at mga nangagugutom, naway tumanggap ng kanilang kabusugan sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod ng ating mga pinuno. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga sumasampalatayang inuusig, inuinsulto, kinamumuhian at inaabuso, naway magbunyi sa kasiyahan ng kaharian na naghihintay sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway makadama ng kasiguruhan sa pamamagitan ng ating pag-ibig at pag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng habag ng Panginoon sa tulong ng ating mga panalangin. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Makapangyarihan Diyos, pakinggan mo ang aming mga hinaing. Naway ipahayag ng aming buhay ang kaligayang inihanda mong maging amin sapagkat ikaw ay aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming kusang loob na paghahain ngayong si San Juan Crisostomo ay ginugunita namin, yayamang sa kanyang tagubilin. Nialay namin ang buong puso ang sarili namin upang ikaw ay purihin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Crisostomo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel nag-isiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, ni San Juan Crisostomo, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung kulang ang aming pagtitiwala. Patawad po
kung lagi namin dinadahilan ng aming sitwasyon para hindi makita ang iyong biyaya. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang tunay na dahilan ng kagalakan at kapayapaan. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng liminis ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o liminis. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard
o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayin na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magpatibay nawa sa amin sa iyong pagmamahal, ay magdulot ng ibayong katapatan sa paglalahad namin ng iyong katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong sa pagpapaayos ng simbahan, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Huwag natin ikatwiran ang ating sitwasyon sa buhay upang hindi makita ang biyaya ng Diyos. Ang pananaw natin sa buhay ay ang pagtitiwala natin kay Jesus Nazareno at ang paggabay niya sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.